Isang Pilipino estudyante nalunod naman sa Northland, New Zealand. Ay sa Embahada ng Pilipinas sa Wellington, kasama ng biktimang si Kent Espinosa ang kanyang mga kaibigan sa isang talon ng malunod itong Biyernes. Nagpapunta ng paikramay ang Department of Foreign Affairs sa pamilya ni Espinosa. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Embassy sa New Zealand authorities para pumaiuwi ang kanyang labi. Isa pang inaasikaso ng DFA ang pag-uwi sa labi ng mag-asawang nalunod din sa gitna ng kanilang honeymoon sa Maldives. Nangako si Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin na sasagutin ng DFA ang pag-uwi sa labi. Mula Maldives, nakatakdang ibiyahe ang mga labi ng bagong kasal pa Sri Lanka bago mag-aluna ng madaling araw mamaya at doon sila i-embalsamo bago tuluyang iuwi sa bansa. Inimbisigahan din ng DFA ang impormasyong wala raw lifeguard sa resort na mga biktima. Nasa California po nga tayong matanggap na nawala na siya eh. Ako, pag umaga, nagtetext ako sa anak ko, nagme-message ako. Sabi ko, Nak, good AM, kamusta na kayo ni Mel? Ngayon, wala na akong ma-ano, hindi ko na, wala na.